Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Jenny May Pela. And for today's vlog, pag-uusapan natin kung much better nga bang walang brace o much better na naka-brace. So, pag-uusapan natin ngayong araw ito dahil wala tayong ibang pag-uusapan. Wala tayong ibang pag-uusapan kundi yun lamang. Kasi yun lang. Dahil yun na yung content. Kaya yun yung pag-uusapan, di ba? So, ayun. Ano nga bang mas maganda? Naka-brace o wala? And anong feeling ng alisan ng brace. Alisan talaga, no? So, ako, feeling ko hindi ko bagay. O, hindi lang ako sanay, pero hindi ko alam. Pero okay lang kahit hindi ko bagay. Ginusto ko to eh. So, ayun mga sis, umpisahan na natin. And yung mga tanong na bakit nga ba nagpa-brace yung isang tao and bakit sila, basta yun, bakit sila nagpa-brace? So ako, sasagutin ko yan, bakit nga ba ako nagpa-brace? Yun nga, dahil nga yung ngipin ko is hindi maganda, sinabi ko naman yun sa vlog ko, ewan ko anong vlog, anong title ng vlog ko na yun, pero sinabi ko na kaya ako nagpa-brace is kasi pangit yung ngipin ko. Guys, eto mga sis, is kubit talaga siya, para siyang rabbit. And almost 2 months na rin, ay 2 months, 3 years, hindi. Kasi nung nag-aaral ako, nagpa-brace na ako. Then pinaalis ko nung nabuntis ako kasi nahihirapan ako kumain. O then pinatanggal ko. And then nung nanganak ako, 2 months after kumanganak is nagpalagay ulit ako. And ngayon ko lang ulit pinaalis. And share ko lang, nagpa-cleaning ako kanina. Wow. Ang mahal. So, ayun, okay lang. At is worth it naman yung mahal. And yun, mga sis, bakit ako nagpa-brace? Yun nga, dahil pangit yung ngipin ko. Hindi naman dahil gusto ko lang na magpa-brace. Hindi talaga. Kasi alam ko yung brace, yung mga braces talaga, is mapapaayos yung ngipin mo. And hindi naman ako nagkamali kasi look at my teeth. Wow! Natuwid naman siya kahit papano. And for me, much better na walang brace. Kasi bakit? Isipin mo pag naka-brace ka, mga sis, pag kumakain ka sa labas, nare, sa mga inasal, sa mga do, kahit saan, saan ka kumakain, kasi ako doon lang ako kumakain. Naikot lang doon yung pinagkakainan ko. Pag kumakain, is, kailangan mo magdala ka pa ng toothbrush, mga sis, kasi kapag kumakain ka, yung mga tinga-tanga, talagang sumisiksik kapag naka-brace ka. So, kapag tapos mo kumain, gaganto ka, mga sis, kapalakas suso. Siyempre, di mo naman maaalis yun na maiilang ka na meron kang feeling mo, meron kang tinga na gusto mong alisin. Siyempre, wala kang toothbrush and wala naman toothpick doon, mga sis. Wala naman, di ba? So, kailangan mong gumanon ganun. Gumanyan ganyan ka para maalis. And talagang naiirita ka and hindi ka makakain ng, ano tawag doon? Hindi ka makakain ng sobra kasi lalo na pag matigas, di ba? May natatanggal na bracket. Nga, may matatanggal na bracket. Tapos, pag hindi mo naman iningatan, ikaw din yung mapiperwisyo. Kasi, babayaran mo rin yun, bawat tanggal ng bracket, may bayad yun, mga sis. Tapos, pag naka-brace ka, maganda. Oo, dun tayo sa maganda. Maganda siya kasi maporma siya. Feeling natin, nakakaganda siya, nakakagwapo siya. And feeling natin, nakaka-astig siya kung naka-braces tayo. And parang, confident tayo mag-smile, yung talagang todo ganyan, diba? And basta feeling natin talaga, nakakaganda siya. Ako na feeling ko na feel. Naramdaman ko naman yung gano'n na feeling na kapag naka-brace ako is confident talaga ako mag-smile dahil feel ko napakaganda ng smile. So, yung gano'n ba? Pero sa disadvantages na maraming ano talaga. Kasi, ayun nga, gaya ng pag kumakain ka sa labas, pag kumakain ka, tapos hindi ka makakain ng matitigas. Kunyari, yung mga buto-buto na baboy, manok, hindi ka makakain kasi patigas yun eh. Hindi ka makakain talaga ng matigas. Dapat na sa'yo yung mga soft lang, ganyan. Kasi kapag matigas, yun nga, maaalis yung bracket. Mga sis, ulit-ulit ako. And for me, is much better na walang brace. Kasi parang nung naalis, parang ang ginhawa ng pakiramdam ko. Parang feel ko wala. Yung ginaganyan, parang ang sarap lang sa feeling na wala nang sala sa labat dito. Wala nang harang-harang sa ngipin ko. And mas gusto ko na yung wala. Kaso lang, hindi ko alam kung hanggang kailan kasi nga hindi pa masyado maayos yung ngipin ko. Pero yung harap, naayos na mga sis. Alam nyo ba, nakakaingit kaya yung mga, ang tawag nito, yung mga magagandang ipin. Kasi yung mga magagandang ngipin,
Kasi maganda na yung ngipin nila, tapos hindi na nila kailangan magpa-brace. Tapos alam mo ba, pag naka-brace ka, kapag ina-adjust yan, and kada month, kahit di ka magpa-adjust, kahit ayaw mong magpa-adjust, hindi pwede. Kasi yung ngipin mo, magpapa-adjust ng kusayan. Dahil kapag one month na, yung ngipin mo, ay ngipin mo, yung mga gilagid mo, yung dito, nasusugat, tapos yung mga, hasta dyan, nagsusugat talaga as in. Kaya ako, alam na alam ko kapag magpapa-adjust na ako kasi nga nasusugat na ako. Hintayin ko pa masugat ako mga sas bago ako magpa-adjust. Ganun ako, ganun ako. Hintayin ko muna masaktan ako bago ko gawin yung isang bagay. Kaya yung payo ko sa mga, ang tawag dito? Ay, ito pa mga sis, mag-share pa ako sa inyo. Pag naka-brace ka, no? Ito, mga naka-brace, mga naka-braces, makaka-relate sa akin. Kapag naka-brace ka, hindi ka makakakagat. Makakakagat. Hoy, ha? Bawal yan sa isip mo. Makakakagat na, kunyari, shampoo. Madaling-madali ka na. Tapos, yung shampoo sa CR, gusto mo nang buksan sa ngipin mo. Hindi pwede kasi sasabit. O kaya matatanggal yung wire, matatanggal yung bracket. Basta may matatanggal dyan or masakit siya na parang nangingilo na hindi mo siya makagat. Kaya, kapag naka-brace ka, marami talagang, ano tawag dito, mag-adjust ka talaga sa mga mangyayari na hindi ka pa sanay, lalo na bago ka palang, hindi ka pa, ang tawag dito. Tapos, yun nga, kapag gusto mong kagatin yung shampoo, ganyan, hindi mo makakagat kasi nga, naka-brace ka. And, kapag naka-brace ka, may sumasakit. Yung sumasakit, kunyari, tela-tela, tapos, kunyari, yung damit, meron lumagpas na tela, ay, tela. Hindi, sinulit, gusto mong kagatin, hindi rin pwede kasi sasabit yung sa brace mo. Pero kapag nakaganto ka, kahit anong kagatin mo, pwede, walang sasabit. Nakaka-relate naman yung mga naka-braces sa akin dyan. Sa mga nagbabalak magpa-brace dyan, ihanda nyo na ang sarili nyo sa panibagong buhay. Pero ako, nung pinaalis ko, is much better and mas gusto ko na and mas comfortable ako. And hindi naman kapangitan talaga yung ngipin ko eh. And swerte pa nga ako sa ngipin ko eh. Yung iba nga, yung mga ngipin nila, diba, talagang mas grabe, diba? Pero hindi nila naiisipang magpa-brace. Kasi yung iba, nasasaktan daw talaga sila, hindi nila kaya yung sakit. Kasi alam nyo mga sis, pag nilagay yan, yung braces, pag nilagay yan, 1 week hindi ka makakakain talaga as in, dahil sobrang sakit ng ngipin mo, nangingilo na hindi mo alam, tapos hindi ka makatulog sa sobrang sakit. Ganun kasakit kapag nilagay yan. Tapos pag nagpa-adjust ka naman, 3 days, 4 days, masakit yung ngipin mo. Kaya yung mga naka-brace, may tendency na papet sila, pero kung kaya nila yung sakit, kagaya ko, kaya ko lahat ng sakit, kasi yung ngipin, kakain pa rin ako, kahit matigas, makakain ko, mga sis. Ganun ako patindi, kahit na naka-brace ako, makakain ko pa rin yung matigas, kaya ang daming natatanggal sa mga bracket ko din yun. Oh, edis ako din yung mapaparusahan, ako din yung magbabayad, ako din yung mapapabayad and madadagdagan yung babayaran. Imbis na yung babayaran mo adjust pati yung mga natanggal na bracket sa katigasan ng ulo, mga sis. Eh pag naka-brace tayo, ingatan natin dahil sayang din. And may advice pala ako, mga sis. Kapag pala nagpa-brace kayo, is doon na talaga sa dentist. Talaga sa may lisensya na talaga na mag-brace, 'wag sa DIY kasi, mga sis. Ako DIY ako and kaya nag-advise ako sa inyo dahil mas maganda yung kasi yon, alam talaga nila. And yung mga kanina nagtanong ako sa kung saan ako nagpa-cleaning, nagtanong ako kung ano bang pinagkaiba ng DIY sa doctor, tapos yun explain sa akin na hindi naman basta-basta daw nilalagay yung mga bracket, meron daw mga sukat yan and basta marami siya sinabi. And yung mga wire niyan, yung mga ganito, ganyan. Hindi ko nakalimutan ko na kasi wala sa ano ko eh. Wala sa puso ko makinig. Pero yun, natandaan ko na hindi basta-basta nilalagay yung mga bracket. And may mga sukat yan. So yung sa DIY kasi walang sukat and agad lang nilang ilalagay. Basta nalagay lang nila yung wire, yung tamang. Tama naman yung sa DIY, tama na lang yung paglalagay nila. Pero meron daw yung measurement. Basta marami siyang ano eh. Tapos, siguro mas legit yun sa doktor, syempre. And maaayos talaga yung ngipin mo. Kasi sa DIY, may tendency na, wow, work for the day tendency, na masisira yung ngipin mo dahil nga wala naman yung sukat. And agad lang yun, basta-basta lang nilagay yun, basta may basta ma-forma lang. Ganun yung sa akin kasi, mga sis, alam nyo yung dito ko, yung pinakadulo ko, hindi ko na mapapakita. Hindi ko na kaya ganyan yung lips ko. lumabas siya, lumabas yung ngipin ko ng bahagya. Kasi nga, sabi nung doktor, is mali nga yung pagkakalagay. And, kaya lumabas. Kasi hindi naman dapat gaganda. Yung nangyari, pumangit. Pero yung sa harap ko, umayos siya. Ewan ko ba kung ano. Pero,
yun yung advice ko is kung magpapa-brace kayo, dun na talaga sa doctor and huwag na sa DIY kasi imbis na maayos yung ngipin, maayos yung ngipin mo is masisira lang and hindi mo alam yung mangyayari. Pero yung sa doctor, kung may mangyayari, mangyaram dyan. Kung may nangyari namang masama, syempre, meron kang rights para magreklamo. Pero sa DIY, wala. Dahil nga, ginusto mo yun eh. Ikaw yung lumapit, ikaw yung kusang pumunta doon. And sa mga nagbabalak magpa-brace dyan, advice ko sa inyo is doon na talaga kayo sa dentist, sa lisensyado, para if ever, pero hindi naman siguro, basta yun, sa dentist kayo, sa lisensyado na kayo. And kanina nagtanong ako doon sa kung saan ako nagpa-cleaning, nagtanong ako magkano magpa-brace, 35,000 pesos. And ang kagandahan ng mga sis is magda-down ka lang ng 5,000 and then lalagyan ka lang ng brace. Tapos, kada month, maghuhulog ka lang ng 1.5 kasama na yung adjust doon. Pero, yung mga na matatanggal na bracket, yung bracket is yung, ano, yung dito, yung ganyan, ganyan, ganyan. Basta yun, yung bracket, papakita ko dito, yan. Sa mga hindi nakakaalam. Kapag may natanggal ka doon, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, pag di kayo nag-ingat sa kinakain nyo, sa kinikilos nyo, sa ginawa nyo, sa mga kinakagat nyo, is matatanggal yun. Dahil may additional na bayad yun. And separate yun sa 1.5, bayad ng isang tanggal is 200 pesos kada isang tanggal. So, kapag nakarami ka ng tanggal, ganoon din yung babayaran mo. And yun mga sis, yun lang yung advice ko sa inyo. Kung maganda na yung ngipin nyo, huwag na kayong magpa-brace, huwag na kayong gumaya, or huwag na kayong mag-isip. Pero nasa inyo yan, buhay nyo yan. Pero advice ko lang, kung maganda na yung ngipin nyo, kung wala namang damage, kung hindi naman dapat ipaayos, huwag na kayong magpa-brace. Makontento kayo sa ganyan kasi baka magsisi kayo sa huli. Kasi nga, baka imbis na gumanda, feeling nyo nakaganda, eh, masisira pa yung ngipin yung mga sis. Uy, gusto na pala yung baby ko. Hi ka daw sa kanila, baby. Hi ka daw po. Hi ka po. Hi ka, baby. Hi po. Hi po. Dali. Hi po, dali. Hi po. Good afternoon. Gising na po ako. Gondo-gondo. Hi ka sa kanila, dali. Ikaw, may brace ka? Patingin nga. Ika daw. Dina ka. Dali. Ang ganda na yung smile ng bebe ko. Ang sarap, sarap. Sarap. Ang sarap magka-baby. Naiba yung... Ay, ang ganda-ganda. Hi ka daw sa kanila. Hi po. Nagpa-vlog si mama eh. Nagpa-vlog si mama. So, yun mga sis, hanggang dito na lang dahil nagising na yung baby ko. Ayun nga yung advice ko sa inyo. And thank you for watching. Bye-bye! Babay ka na! Bye-bye! Babay ka na sa kanila! Bye-bye! Plankies pa sila! Plankies!